Magiging walang kabuluhan, Lord, ang lahat ng mga layunin po namin, lahat ng aming gagawin, O Diyos. Kung wala ka, na siyang gagabay, na siyang papatnubay sa aming lahat. Kaya Lord, hiniling ko po na basbasan mo ang lahat ng bahagi ng aming programa ngayong umagang ito. At ikaw ang siyang madakila, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. At hiniling ko rin po ang iyong kahabagan, kami po ay linisin mo, patawarin, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng dumalo, sa mga kapitan po na nandito. Pagkapat po kayo po ay may kanya-kanyang gawain sa inyong mga barangay, nandito po tayo, naglaan tayo ng oras upang ilans po natin itong tinatawag nating kasimpayahan. Sa mga force multiplier, nandyan po. Mga LGBTQ members po, at yan po, mga pangulo nila, yung ibang members, mga sa ating mga pastor, kay Father po, Sir, good morning po. Maraming salamat po sa inyong oras, sa pagtugon sa aming pakanyaya. Ito po ay isang simpleng launching po ng tinatawag na kasimbayanan. To give an overview po, baka po nagtataka kayo, ano ba yung kasimbayanan na tinatawag? Siguro po yan po ay naririnig niyo sa telebisyon, sa programa. Ito po ay programa ng PNP ngayon sa pangunguna po ng ating Chief PNP, si General Asurin po. Ang ibig sabihin po ng kasimbayanan, mula sa kapulisan, simbahan at pamayanan. So, ibig po sabihin yan, kamuha po ng ginagawa natin ngayon, nagtitipon-tipon tayo, nagtutulong-tulong po yung kapulisan, simbahan, at pamayanan. Kayo po yung pamayanan, sila po yung sa simbahan, kami po yung sa kapulisan. So, ano pong purpose doon? Bakit may ganito kasimbayanan? Isa lang naman po ang goal natin dito. Ito yung paano natin mapanatiling mapayapa ang ating kapaligiran, ang ating bayan, bayan kuya po, na kung saan magagaling po ang concern, magagaling po ang tulong mula sa pamayanan. Hindi po malalaman ng kapulisan kung ano ang problema ng ating bayan o mga dapat nating imbestigahan kung hindi po makipagkaisa ang pamayanan. Ngayon po, papasok naman po ang simbahan kasi po sila po yung mag-guide, magbigin moral advisor natin, spiritual advisor, at sila po yung pag po na may time na nag-aan po sila, nag-homily, nag-preaching, ituturo din po sa ating pamayanan na kung ano po yung nangyayari sa ating kapaligiran at kung ano ba yung trabaho ng pulis at ng pamayanan. So, tayo po dito ay iisa. Hindi po magiging successful ang isang bayan kung ang peace and order ay hindi po stable. So, ito po, pinatitibay lang po ang ating, kumbaga yung communication. Ito po ang pinapurpose nito na katunayan tayo po ay nag-uusap-usap at alam natin kung anong nangyayari sa kuya po. Ganun po yun. So ito po, hindi lang po ito sa bayan ng kuya po. Ginaganap po ito at gaganapin sa ibang mga bayan din. Nagsimula po ito sa region, bumaba sa provincial level, at ngayon po, binababa po sa mga munisipyo. So dati naman na po natin itong ginagawa, dati naman po tayo nagtutulong-tulungan, tinaiigting lang po natin yung ating samahan lalo ngayon.
So, ito po ay programa ng ating Chief PNP at programa ng kapulisan na siyang pinutupan po natin ngayon. Wala na po bago sa atin. Tayo po ay dati na po natin ginagawa yan. Nilagyan lang po natin ang title. So, kasimpayan na. Ang kapulisan po ay makasahan nyo na lahat nandito. So, agapay nyo. Kung ano po yung may tutulong sa amin, itulong nyo po. At ito po ay pinasasalamatan namin sapagkat hindi po kayang i-cover ng Philippine National Police ng kuya po, police personnel ang buong kuya po. Kaya po nagpapasalamat kami. Andiyan po yung mga kaparangay natin, mga barangay captain, barangay official, na tumutulong talaga na pantayan ng kanilang mga barangay. At nagpapasalamat din ako, andiyan yung mga force multiplier, bagamat ala naman pong sinasahod dyan, nagbo-volunteer po yan sumasama sa amin sa patrolling, sa checkpoint. Makikita niyo po ang sama namin yung mga yan. Wala pong sahod dyan, libre lang po ang servisyo ng mga yan. Kaya palakpakan po natin sila, palakpakan yung mga sarili natin. Lahat po ito ay ginagawa natin dahil sa servisyo sa tao. Ito ba? So, ang purpose natin, servisyoan yung mamamayan, tulungan natin ang ating kapwa-tao para mapanatili natin mapayapa ang bayan ng Kuwepo. Of course, andyan po yung mga member ng community ng LGBTQ. Andyan po. Malaking tulong po sa atin yan. Mga kaibigan po natin yan. So, sila po ay katulong natin. Magtulong-tulong lang po tayo. Huwag po tayong kung meron po nakikita pagkukulang sa PNP ng Kuya po, magsabi po tayo para po matugunan namin kung may makikita kayong pagkukulang sa amin, may adjust po natin at maayos po natin yung magiging pagkukulang namin. Wala, sabi nga nila, walang ibang kukuna sa isang bahay, walang ibang pagtutulong kundi yung magkakasang bahay. Sa kuya po, isang bahay lang po tayo dito. Kaya po, tayo po ang magtutulungan, maitama kung may pagkakamali yung ating kapamilya. So, tayo po, isa dito. Tulong po tayo. Maraming salamat po ulit sa inyong oras. Huwag po kayong mag-alala. Nabilis lang po ito. Mga 30 minutes and 3 hours lang po tayo dito. Ano ba? So, good morning po once again. Welcome po dito sa ating launching ng Kasimbayanan. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po. Thank you so much, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa akin. Magandang umaga po. Noong nakaraang Monday, Lunes, meron din po kami ginanap na clergy meeting. No? Isa po ito sa pinaka-concern na kung saan ay aming na-discuss. Diniscuss po sa amin, may nagpunta po doon na mga pulis at yung pinaka-chaplain na lalawigan ng Pangasinan. At ipinaliwanag po sa amin ang buong abuan itong programa po ng kapulisan. Bilang isang kuraparoko po ng inyong bayan, ang bayan ng Kuya po, ako po'y natutuwa sapagkat ito naman po talaga yung layunin natin na magkaisa po ang bawat naglilingkod. No? Tayo pong lahat ay mga servant leaders at sakto-sakto, nandito po yung mga barangay updates, nandito po yung mga pastor, yung parish priest ng Kuya po, nandito po kayo, mga kapulisan. Tayo po ay hindi magko-competition, hindi tayo magpapagalingan, kasi kapag ka naisip natin we are in competition, talagang may maiiwan na sektor. No? Pero dahil pinagsama-sama tayo, pati yung mga kapitan, yung ating mayor, yung mga sambayanan, at tayo yung mga kapulisan, pati ang simbahan, makakabit natin yung isang pangarap, yung maayos at mapayapang bayan ng Kuya po. Pero kapag na meron pong isang sektor na naiwan, baka hindi po tayo umunlad. Tayong lahat po'y nandito at lo-launch dahil para lahat tayo ay ma-orient tungkol sa programa ng kapulisan. And we give our full support sa kapulisan sapagkat napakaganda ng kanilang abinain para sa bayan ng Kuya po at para sa bansang Pilipinas. So, salamat po sa inyong lahat. At maasahan niyo po ang
parokya ni Apo San Roque dito sa bayan ng Kuya po, kung ano po ang pwede namin maibigay na tulong para po mas maunda, maging maganda, at mapalalim ang pananampalataya ng bawat isa. Ako po bilang kurang maroko ay nagagalak sa programang ito at ibibigay ko po ang aking suporta at ang aking panalangin na nawa ito po ay maging makabuluhan sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng Kuya Puenos dito po sa ating bayan. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Omega. Father, without further ado, let us all welcome Honorable Ronnie Divina Angel. A round of applause, please. Very interesting and a very beautiful introduction. Sa ating pong pinakamamahal na mayor, pagkamatindi po natin kapiling ngayong umagang ito. Dahil po meron pong barangay immersion. Meron po mga prior commitment and I know for sure na kapag kasama po natin siya dito, mas magiging makapulhan ang pagbitipon na ito. Sa ating pong ginagalang na hebe, Police Major Gemini, Sir Alive, Lydia, Sir, sa ating pong mga bisita, kasama sa harapan, ang ating pong Father, Reverend Father, na ating pong parokya, Father Redentor, Sir, ang ating pong mga kasamahan sa mga religious sector, mga kasama po sa pananampalataya. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Ang ating pong mga kapwa-kapitan na nandito, magigiting, magisipag, at talaga namang maasahan ang kanilang mga barangay. Sa ating pong mga kapulisan, sa ating pong mga kapatid na Muslim na nandito, sa lahat ng mga volunteers, cross multipliers na nandito, and of course, ang ating pong Pangulo ng LGBTQI, Mamu Marconi, at sa kanyang napakasipag na Vice President, Mamu Titas, at sa lahat po sa ating isang magandang umaga. Ako po'y sobrang hindi ko po magpaliwanag, overwhelmed po ako and very privileged dahil ako po yung consider ng ating mahal ng hepe para po makapagsalita at makapagbigay po ng mensahe ngayong umagang ito. Ang kasimbayan ay, mga kasama, gaya po nung napanood po natin, ay napakaganda yung kanyang adhikain, ang kanyang layunin. Iisa po at tayo po'y pare-parehas isang gusto ang mamuhay sa isang lugar na payapa, tahimik, at of course, kahibang ito ay maulan. And with this project of PNP, I know for sure na ito po ay makaamkan po natin. Dahil lahat na halos ng sektor ay pinagsama-sama upang sa ganun po ay makita po natin yung pagkakaisa ng sa ganon ang ultimate goal ng programang ito na magkaroon or is tuma para mapalakas ang kapayapaan, para mapalakas ang pagkakaisa ng isang lugar ay nandito na. Kaya nga, tayo pong lahat ay dapat isa puso at isa isip and of course, isa gawa ang programang ito. Dahil kung hindi po tayo magkakaisa at tayo po'y magpapaligsahan, sinisiguro ko po sa inyo, hindi po natin makakamit yung inaasahan natin ng kapayapaan at katahimikan. Sabi nga po ng ating kapatid na Muslim, ito na po yung matagal nilang pangarap. And we welcome you brothers dito po sa aming bayan. Naniniwala po kami na kayo po ay aming katuwang upang sa ganon mapanatili po natin ang kapayapaan at ang magandang samahan ng madlang Kuya Peño at sa ating mga Muslim brothers. And of course, with the support ng simbahan at ng ating kapulisan,
wala po akong nakikita na hadlang upang ang programang ito ay tumagpagumpay. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, ever since nagsimula po, kumandidato po siya, lagi po nang sinasabi, unity. Ganda nga yung sinabi sa kanina, you and I. Without the you and I, we cannot complete the world unity. Tama naman po talaga. Hindi po tayo po pwedeng mabuhay na tayo lang ang para lang sa akin. No man is an island, sabi niya. So how can we live without the support of each and everyone? How can we attain peace and security, peace in order in our community without the cooperation of our community? Parang sa barangay din po. Kahit po kaano kagaling ang isang punong barangay, kung hindi naman po nakikipagkaisa ang kanyang nasasakupan, meron at merong problema. Tama ba mga kasama kapitan? Alam ko, magagaling po tayong lahat eh. And yet, may mga problem na lumalabas. Why? Dahil nga po, yung iba ayaw makipagtulungan. Kaya nga, napaka-timely ng programang ito dahil sumasang-ayon sa kagustuhan ng ating Pangulo, sumasang-ayon sa kagustuhan sa programa ng ating kapulisan, dahil alam ko po ang ating kapulisan, isa lang din ang gusto, mapanatili ang kapayapaan, kaayusan, at katahimikan sa lugar kung saan sila ay nakasan. Tama po ba, sir? Kaya nga po, kami sa liga ng mga barangay, pagamat ang nakalagay po sa programa ay magmimensahe lang po ako, pero ito na rin po ang pagkakataon upang ipahiwatig po namin at sa ngalan po ng liga ng mga barangay, gusto ko pong ipahatid at ipapatid sa ating simbahan at sa ating kapulisan na kami po sa liga ng mga barangay ay nakikisa at patuloy na susuporta sa anumang programa ng ating kapulisan, dahil alam ko po at naniniwala ko na kapag tayo po ay nagkaisa at nagtulungan, talagang magkakaroon po ng katahimikan at kapayapaan sa ating bayan. And ganun din po, gusto ko rin pong ipaabot dahil nagkausap po kami kanina ng ating mahal na mayor. Gusto ko rin pong ipaabot na sabi po niya, ipakiabot mo na lang ang aking congratulations at suporta at tiwala sa tagumpay ng programa Kasimbayanan. Pagamat hindi po natin kasama. Kaya nga po ang nasabi ko po kanina, mas maganda po sana kung nakasama po natin ang ating mahal na mayor nang sa ganun po well represented ang lahat ng sektor sa bayan ng Kuyapo. And with that, thank you so much for the opportunity para ako'y makapag-mensahe sa umagang ito at ulitin po, rest assured, na kami po ay susuporta at tutulong whatever the program of our PNP. Mabuhay po ang lahat. God bless us all. Diyos mag-ingat at ito ang natin. Thank you so much to our very supportive and hardworking Association of Barangay Kapitain President, Honorable Ronnie Divina Angel, sir. At sumunod sa patapos ko, Pledge of Commitment. We, the Kasimbayanan, commit to support and promote a partnership as we strive to bridge gaps and build stronger ties by working closely together to proactively address public safety and develop a God-centered society for a long-lasting peace and progress in our country. We see this principle pose an opportunity to embrace the program trust of the PNP that foster malasakit, kaayusan, at kapayapaan
tungo sa kaunlaran. So help us God. Maraming salamat po. Congratulations. So beautiful.